What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. At ngayon pag-uusapan natin ay ang kaibahan ng urethane paint at polyurethane paint. Kasi may nagtanong sa akin kung ano nga ba yung kaibahan ng urethane sa polyurethane. So guys, kung bago lang kayo sa channel ko, pakihit na lang yung subscribe button sa notification bell para mas updated kayo sa mga bagong updates ng YouTube channel natin. Based sa history ng pintura when it comes to urethane, actually polyurethane saka urethane paint ay resemblance lang naman sila. Ang kaibahan lang kasi noon ginagamit yung polyurethane sa mga rigid constructions saka highly trafficked areas like road painting constructions, nagamit yon kasi mas hindi sila madaling nagka-crack or nagpipeel off kahit pa maraming dumadaan yun. Saka yung urethane paint, sa makabagong panahon, ginagamit na siya sa automotive painting dahil mas flexible na siya at saka mas durable kasi siya. Kasi yung composition kasi nila is mostly pareho lang. Yung kaibahan nga lang is yung chemicals na nandun sa polyurethane ay mas maraming molecules compared sa urethane. Kasi yung urethane is composed only with single molecules. Yun yung pagkakaalam ko, based na rin yung sa science na sinaliksik ko kung paano nga ba nagkaiba yung polyurethane sa urethane paint. Kaya kung mapapansin nyo, ang hinahanap ng mga pintor ng bahay kung gagamitin nila para sa floorings, pagpipintura ng floorings, ang hinahanap nila ay ang polyurethane paint. Kasi yung polyurethane paint, sabi ko nga, ay ang magandang ginagamit para sa mga highly trafficked areas. So, yun yung polyurethane paint. Ang sa urethane paint naman ay yun yung mga latest na ginagamit na pintura sa sasakyan. Kaya hindi naman sila ganun ka different. Meron lang talagang part which is nagkaiba sila dahil sa composition. But in the process, same lang. Pero yung areas na paggagamitan ay sadyang magkaiba. So, kung itatanong nyo, pwede mo bang gamitin yung polyurethane doon sa automotive painting? Well, pwede mo siyang gamitin, pero usually ginagamit yun doon sa mga truck beds. Alam mo yun, doon sa truck beds, yung sa cargo area ng sasakyan, yun yung ginagamit. Pati yun sa ilalim ng sasakyan, ginagamit yun kasi yun yung mas prone sa mga matitigas na bagay na magiging sanhi ng pagtuklap. Kaya yun yung ginagamit. Mas rigid siya ongoing sa polyurethane. Pero kung sa body ng sasakyan, pwede mo siyang gamitin. Pero ang kaibahan lang kasi is hindi mo siya ganun ka mapapolish. Kasi ang urethane paint kasi ay design siya as a flexible paint para mas madali mo siyang mapakintab. At makintab na rin ang urethane paint bago mo pa siya i-polish. Kaya yun yung kaibahan nila, no. So it's just a matter of para sa akin, ang gagamitin mo talaga ay ang urethane paint. Kasi nga ang urethane paint is designed siya para sa automotive painting. Saka yung polyurethane, usually ginagamit yung polyurethane sa mga highly traffic nga at saka sa mga furnitures. Meron na rin tayong mga ang halimbawa na gumagamit niyan ay ang Minwax. Meron sila niyan, yung brand na Minwax. Meron din sa Helmsman. Yun yung mga ginagamit nila, yung polyurethane. Kasi mas maganda siya sa construction, more on industrial construction materials na kasi siya, yung polyurethane. Yung urethane is basically intended for automotive painting. So, yun guys, yun yung pinagkaiba nila. So, sana may napulot kayong aral sa bagong topic ko ngayon. So, shoutout nga pala sa lahat ng mga subscribers ko na patuloy pa rin kumakalat ng mga ideas hinggil sa pagpipintura. So guys, kung bago lang kayo sa channel ko, pakihit na lang yung subscribe button sa notification bell para mas updated kayo sa mga bagong updates ng YouTube channel natin. So, hanggang dito lang muna tayo guys. In 5, 4, 3, 2.